Welcome sa Hey Anime Sensei! Sa pagpapatuloy ng anime ay nakatanggap si Seika ng mensahe mula sa kanyang pamilya na umuwi ngayong spring break kaya inanyayahan ito si Amo dahil sa gusto din ng kanyang pamilya na makilala ang taong kayang gumamit ng lahat ng elements. Pumayag naman si Amo, pati si Mabel ay gusto rin isama ng batang Lamprobe dahil sigurado siya na matutuwa ang tatay niya kapag nakita ang anak ni Baron Crane. Habang naglalakad si Seika ay tinanong ito ni Yuki na hindi naman talaga niya gustong umuwi na hindi naman ito nagkakamali. Ang rason kung bakit kailangan umuwi ni Seika ay dahil mayroong importanteng tao ang dadalaw sa kanilang tahanan at ang taong ito ay ang may gustong makilala si Amo at ang batang Lamprobe. Nakarating na si Seika at ang mga kasama niya sa kanilang mansyon at magiliw naman silang sinalubong ng kapatid niyang si Luft at ng isang lalaki. Napansin ni Seika na ang laki na nang nagbago kay Luft na sa tindig pa lamang ay mukha na itong Earl. Pinakilala na ni Seika ang mga kasama niya at nagpakilala rin si Luft sa mga kasama nito. Malugod ding nagsalita ang lalaki na siya palang tatay ni Effa na binabati niya si Seika sa pagbabalik nito ng mansyon at ganun din si Effa. Sinabi naman ni Luft na hindi niya na halos makilala si Effa dahil napakaganda nito at nahihiyang nagpasalamat na lamang ang babae. Nagulat sila nang may biglang pasigaw na binanggit ang pangalan ni Seika at ito pala ay si Gray na matagal nang nag-aantay sa pagdating niya. Nagsalita si Seika na natutuwa itong makita si Gray at tinanong niya kung nag-e-enjoy ba ito sa army. Sinagot naman ito ni Gray na hindi niya akalaing magiging fit ito dito at ang paggamit ng espada at mga spells hanggang sa masuka ito ay mas masaya kumpara kapag nasa office lang. Kaya thankful ito kay Seika pero hindi pa niya nakakalimutan na ginawa umano siyang tanga ni Seika kaya gusto nito ng duel. Tinanong ni Amo kung si Gray ang palaging bumubuli sa kanilang dalawa ni Seika at nang makumpirma ay si Amo ang nagsabing siya na ang labanan ni Gray at hayaan na si Seika. Dahil hindi kilala ni Gray si Amo kaya nagsalita si Seika na siya ang labanan nito dahil mas magaling umano si Amo pagdating sa espada kesa sa kanya at kung matalo niya ang babae ay papayad na ito sa duel na kanyang hinihingi. Pumayag naman si Gray na labanan siya ng babae. Kumpiyansang sinabi ni Gray na bunutin na ng babae ang kanyang espada samantalang kahoy na espada lamang ang kanyang gagamitin na sobra na umano para talunin ang isang amateur. Si Seika ang naging referee ng duel at bawal gumamit ng magic. Nagsimula ng maglaban ang dalawa at makikitang si Amo ang liyamado sa kanila dahil hindi nito binibigyan ng chance si Gray na makabawi. Habang sa kanyang pagdepensa ay nagkunyaring na outbalanced si Gray kaya nakahanap ng pagkakataon si Amo na tapusin na ang laban at maging si Seika ay alam na kung sino ang mananalo dahil dito. Bigla na lamang ginamitan ng veteran's move ni Gray si Amo na gagamit siya ng magic kaya nagulat si Amo at nawala sa focus na naging dahilan kaya nanalo si Gray. Nagreklamo si Amo na nandaya si Gray dahil gumamit umano ito ng magic pero tinanong ito ni Gray kung kailan siya gumamit ng magic. Huli na nang nalaman ni Amo na nagkunyari lang palang gumamit ng magic si Gray. Dahil sa ginamit na tactics ni Gray ay parang hindi umano ito isang knight na tulad ng tawag sa kanya at ang sagot ng lalaki dito ay walang may pakialam kung makipaglaban ka man ng marangal sa digmaan. Gusto pa sana ni Amo ng isang round pa pero tinanggihan ito ni Gray dahil matatalo lamang umano siya kapag naglaban ulit sila. Kinausap na ni Gray si Seika na tuparin ang pangako niyang labanan siya. Nabalitaan na rin ni Gray na nanalo si Seika sa Arts of War Tournament kaya ganun na lamang ang pagkahumaling nito na labanan si Seika. Ilang sandali lamang ay may dumating na isang eleganteng babae. Nagsalita ito na ang paladin niya ay magkakaroon ng isang duel na isang interesanteng kaganapan. Natitiyak umano ng babae na tinedhana para sa kanya na mapanood ang laban ng dalawang Lamprobe. Isa pala siyang prinsesa at nagulat si Gray dahil wala itong kasamang mga gwardya na lumalabas na iniwan niya ang kanyang mga bantay na tauhan ni Gray. Sinabi ng prinsesa na umpisahan na nila ang duel na kung saan ay walang mapapala si Gray. Sinabi din ng prinsesa na importante ito kay Gray at tinanong ni Gray ang prinsesa na kung ang ibig sabihin ba nito ay matatalo siya. Sinagot ito ng prinsesa na hindi niya magagawang sabihin ang kahihinatnan ng duel at sinabi pa na ang pagkatalo ay may sarili ding kahulugan. Pagkatapos na marinig ito ni Gray ay hindi niya natinuloy ang laban na kinagulat ni Seika dahil nakikinig si Gray sa babae. Matapos hilingin kay Gray na ipakilala siya sa mga kasama ni Seika ay pinakilala kaagad ito ni Gray. Ang pangalan ng prinsesa ay Fiona Erd Allegrife na isang Holy Imperial Princess.
Pumasok na sila sa isang silid at dahil nagtataka si amo kung bakit nasa pamamahay nila ang Holy Princess, kaya sinagot na ito mismo ng prinsesa na dahil gusto niyang makilala si amo dahil sa mga naririnig-rinig nito na si amo ang babaeng nakakuha ng pinakamahusay na marka sa entrance exam, at bukod sa kakayahan na gamitin ang lahat ng element ay meron din umano itong pambihirang kasanayan sa espada na katulad sa maalamat na bayani. Nakumpirma din base sa pulang buhok at kulay ng mga mata ng prinsesa na si amo ay katulad sa kanyang nakita. Nag-assume din ang prinsesa na sa mga huling sandali ng kanyang nanay ay ito din ang nakita. Pinasalamatan naman ng prinsesa si Seika dahil pinagbigyan nito ang kanyang kahilingan, na sinagot naman ni Seika na kasiyahan niya na ito ay mapagbigyan at kung meron pa man itong mga kahilingan ay ibibigay ni Seika ang lahat ng gusto niya. Nagsalita pa ang prinsesa nang tinanong ni Seika kung may problema ba, na sinagot ng babae na wala naman, at dagdag pa nito na gugustuhin niyang sumali ang dalawa sa kanyang paladins pero hindi umano tamang magtanong. At dahil dito muna ang prinsesa ng mga ilang araw, kaya hiniling nito na samahan siya hanggang sa makabalik ito ng kabisera. Sa dinner ay sabay-sabay silang kumain, at dahil nagkwento ang prinsesa kapag ito ay na-reincarnate ay mas gugustuhin niyang maging malakas sa susunod na buhay katulad ng dragon. Dahil dito ay kiniwento ni Seika na naging kaibigan niya ang dragon, kaya ito ay nakasakay kasama ni Efa sa dragon nang gumagawa ito ng imbestigasyon sa Estelia. Pagkatapos ay nasamid si Efa nang tinanong ng prinsesa kung anong klaseng relasyon ang mayroon sila ni Seika, na sinagot naman kaagad ng babae na isa siyang retainer ng kanyang master na si Seika. Dahil pinag-usapan nila si Mabel, kaya nagsuggest si Seika na mag-duel sila ni Mabel kinabukasan, ngunit tinanggihan ito ni Mabel na patuloy lang na kumakain. Habang tinitingnan ni Blaze si Seika ay naalala nito ang pag-uusap nila ng tatay ni Efa na si Edis. Tinanong ni Blaze si Edis kung masama ba ang loob nito dahil pinadala niya ang kanyang anak na si Efa sa academy, na sinagot naman ng lalaki na hindi daw yun ang kanyang ipinuputok ng butse, kundi ang pagtalaga ni Blaze kay Efa sa kakilakilabot na batang si Seika. Nagsalita si Blaze na huwag niyang tawagin ng ganun si Seika dahil mahusay ito sa academy at walang idinudulot na problema. Sumagot ang lalaki na ang bagay umano na iyon ay bumabagabag pa rin sa kanya hanggang ngayon na hindi binanggit kung ano yun. Nagsalita pa si Blaze na hindi niya nararamdaman ang katulad ng kanyang nararamdaman dahil mabuting tao umano si Seika. Nahuli ni Seika na nakatingin sa kanya si Blaze, kaya tinanong niya ito kung may sasabihin. Medyo nabigla din si Blaze dahil nahuli siya ni Seika na nakatingin sa kanya. Pinuri ni Blaze si Seika dahil sa magandang ginawa nito sa Estelia. Nagpasalamat din si Seika sa papuri ni Blaze at sinabing nagbubunga na ang kanyang pag-aaral. Tinanong ni Blaze kung ang academy ay isa pa rin bang magandang lugar na ikinasaya ni Blaze nang marinig na oo. Pagkatapos ay nagsalita ang asawa ni Blaze na sulatan sila ng madalas kung maari, at na-surpresa si Seika dahil hindi siya nito pinapansin noon. Habang nag-uusap si Yuki at Seika sa kanyang kwarto ay pumasok si Amo, kaya biglang nagtago si Yuki. Tinanong ni Amo si Seika kung ano ang gagawin nito kapag nakagraduate na ito sa primary, o kaya itutuloy pa ba ni Seika ang kanyang pag-aaral sa mas mataas na antas. Ngunit sinagot ito ni Seika ng isang tanong din patungkol sa kung ano ang gagawin ni Amo. Sumagot si Amo na babalik siya sa kanyang tahanan para maging isang adventurer at wala nang iba pang options sa kanyang isip. Nagsalita si Seika na plano din niya maging isang adventurer dahil nangako silang dalawa na mag-adventure sila ulit nang sila ay nasa dungeon pa. Ayon kay Amo, hindi umano siya seryoso nang sinabi niya yun, pero sabi ni Seika ay seryoso ito pero wala itong masyadong alam sa adventuring, kaya humiling ito kay Amo na kapag nakagraduate na sila ay turuan siya nito. Sa huli ay gumawa ulit sila ng pangako sa isa't isa na sabay silang mag-adventure ng magkasama. Kinabukasan ay sinamahan nila Seika ang prinsesa na mamasyal sa kanilang lugar. Pinaalalahanan naman ni Gray si Seika na manatiling mapagmatsyag dahil iniwan nila ang mga sundalo na nagbabantay sa prinsesa para ito ay makapaglibang-libang, at kung may mangyari ay silang dalawa lang ang poprotekta sa prinsesa. Masayang-masaya ang prinsesa nang makita ang palengke at hinawakan niya ang kamay ni Seika habang naglalakad dito. May nakitang pagkain ang prinsesa, kaya inutusan niya si Gray na bumili nito. Namangha na lamang si Seika sa kanyang nakikita dahil natuto si Gray na magpakita ng kabaitan. Nagsalita si Gray na bayaran siya ng prinsesa kapag nakabalik na sila. Habang sila ay naglalakad ay napansin pa rin ni Amo na magkahawak ang kanilang mga kamay, kaya tinanong niya ito kung gaano katagal silang mag-holding hands, kaya kaagad naman bumitaw ang dalawa. Napadaan ang apat sa may ginagawang gusali. Inaya ng prinsesa si Seika na lumapit pa sa ginagawang gusali habang binalaan naman sila ni Gray na huwag nang lumapit pa.
Bigla na lamang naputol ang tali sa may nakakabit na kahoy kaya agad nagcast ng sabay si Gray at amo ng Mahika para mawasak ang kahoy habang si amo naman ay nagcast ng golem para harangan ang pabagsak ng mga kahoy. Pagkatapos ay sinabi ni Gray na mayroong skills ang honor student na sinabi din na Efa na siya din. Nagpasalamat naman si Seika sa dalawa sa pagligtas sa kanila at pagkatapos ay nagtakang tinanong ni amo si Seika na hindi nito nararamdaman ang nangyayari sa paligid na sinundan din ni Gray na kung nakatulog ito. Sumagot naman si Seika na alam niya na si Gray at amo na ang bahala sa pabagsak na kahoy. Napansin din ni Seika na parang na-disappoint niya ang princess. Nang mapansin na nakakakuha na sila ng atensyon ay umalis na kaagad sila dito pero bumili muna si Seika ng pantali sa buhok at nilagay sa prinsesa. Dahil hindi makita ng prinsesa ang nasa likod na bahagi ng kanyang buhok kaya gumawa si Seika ng salamin at pagkatapos ay masayang nakita ng prinsesa ang regalo sa kanya ni Seika. Bago matapos ang anime ay pinuntahan ni Seika si Gray habang nag-e-ensayo. Tinanong ni Gray kung ano ang kailangan ni Seika. Nagsalita ito na nakikita niya ang dahilan kung bakit siya pinili para maging paladin ng prinsesa. Sumagot naman si Gray na kung alam nito ang tawag sa mga guard ng prinsesa, ang prinsesa umano ang kumakalat nito dahil ito ay kaaya-aya sa masa at madaling makuha ng bards. Dagdag pa ni Gray ay hindi siya pinili dahil sa kanyang kakayahan. May pinaplano umano ang prinsesa dahil isa pa rin itong politiko at dati itong nakakulong ngunit nakatakas lamang at pagkatapos ay nahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Holy Princess at ang pangalan nito ay nadagdag sa succession line. Tinanong ni Seika kung ito ay sinadya ng prinsesa at nagulat si Seika sa sagot na oo ni Gray dahil ito umano ay nakikita ang hinaharap. Dagdag pa ni Gray na hindi ordinaryong religious leader ang nanay ng prinsesa kundi isang oracle at ng mga nakito ay inihula din niya ang pagsilang ng hero at devil king. Tinanong ni Seika kung alam ng empire o ng prinsesa kung sino ang hero at devil king na sinagot ito ni Gray na hindi niya alam pero dahil sa kagustuhan umano nitong makita si amo kaya nag-assume si Gray na ito ang hero. Tinanong pa ni Seika si Gray kung bakit niya sinasabi ito sa kanya at inasar pa na kung nag-aalala ito sa kanya. Ang sagot na lamang dito ni Gray ay hindi ito nag-aalala kay Seika. Sinabi rin ni Gray na gusto ring makilala ng prinsesa si Seika. Sa huli ay sinabi na lamang ni Gray na umiwas ito sa daraanan ng babae hindi manghalata nang tinitingnan niya ito ay nakatutok umano ang babae sa kinabukasan ng imperyo.